Okay, good morning. Dito tayo ngayon sa Elliston Place sa may barangay sa may General Trias, Cavite. Okay, check natin ngayon yung kanilang townhouse unit. So yan. So first natin i-check is yung townhouse unit nila na dress up model. Okay. So yan siya. Minimum lot area is 48 and the floor area is 54.35. So 3 bedrooms, 2 toilet and bath. Ayan siya. Okay. With car park and fence. And then yung kanyang mga windows, may mga views na sa ground floor. So ayan. Very complete na. Anyway, check na po natin yung unit. So ayan na po yung kanilang Mia townhouse unit, inner. Okay, ito muna ng model unit na papasukin natin, dress up, and then ito yung turnover. So okay, pasok po tayo. The minimum lot area is 48. Mula po dito sa kanyang firewall. Okay, hanggang doon sa firewall niya, pababa dyan sa fence niya. So every unit dito, may mga fence na siya kagaya nito. And then yung car park niyan, okay, naka-plain cement na katulad niyan. Okay, actual turnover po ng pintuan nila, steel door. And then may mga grills yung bintana. Okay, so yung doorknob nila, actual turnover hindi po ito, no? So may feature naman sila ng actual lock set nila, so ito po yun. Okay. So, dress up unit po ito. So, expect natin may mga gamit na. Pero later, papasokin din po natin yung kanilang turnover unit. So, yan yung kanilang sa dress up unit nila, ito yung living area. So, may space ka dito for TV. So, kita nyo naman, kasyang-kasya siya. And then, may salamin lang doon para mas mukhang malaki. Ito yung kanyang dining area. 6-seater yung kanyang dining area, ano. And then, meron ko dito space for refrigerator, cabinet. And then, ito yung actual turnover ng CR nyo. Pero wala pa yung divider na yun. So, naka-tiles na rin. Toilet, lavatory. And then, ito po, kasama na siya upang turnover, parang cabinet. So, hindi siya mukhang pangit tignan. Hindi nakalabas yung mga tubo. Okay, so yan po yung kanyang actual turnover ng pintuan, PVC type. So steel door din yung pintuan going to your kitchen. So tama po kayo, yung kitchen niya nasa labas na. So ito yung actual lock set ng main door. Okay, so yan. So andito na yung pinaka kitchen niya. So, upon turnover, close, may ano dyan, may line dyan. So, pwede ka pang, pwede mong bakuran yan. Kasi katalikuran mo din yung kapitbahay mo sa likod. Okay. Unless nasa perimeter fence ka. So, ito yung lababo niya. Meron din naman yung gripo upon turnover. So, it's up to you na paano mo aayusin. No? So, kung ilalagay yung iyong mga gas range. So yan, may mga grills din yung bintana niya. Okay, akit tayo ngayon sa second floor para makita natin yung 3 bedrooms. Okay, so yan po yung hagdan niya. Bakal po yan, pero yung mga steps, kahoy po yan, ano, matigas naman siya. And then, pag akyat po ninyo sa second floor, mapapansin po ninyo na naka vinyl planks po siya. Bawat kwarto naka vinyl planks din. Okay. So, first bedroom, second bedroom, hindi nyo nasa likod natin yung master bedroom. So, first bedroom, single size bed yung nilagay nila, pero kasya-kasya naman siya. So, pagbukas mo ng pintuan,
pag ganito siya, so hindi naman siya makakasagaban dun sa kama. And then, pwede kang maglagay ng built-in cabinet dito sa part na to. Okay? And then, next is the... Okay, so yan. Second bedroom, double deck naman yung nilagay niya. Pero, single size din siya. Pero, medyo mas maluwag siya compared to sa isa. Then, may mga pwede ka pang maglagay ng table lamp. So, may pwede ka maglagay ng table dito. And, built-in cabinet. Okay. So, totoo lang sa video, mukha siyang masike. Pero, for me, tama-tama lang naman siya. Okay. Pagbukas mo ng pintuan, malamang papaganyan yan. So, hindi rin siya maaabala. Okay, so yun. Ito naman yung master bedroom. Master bedroom. So, yan. Kasyang-kasya po yung, I think, double size lang po ito. Pero, kung queen size, kaya pa rin naman. Kasi may mga space pa sa magkabilang side. So, maluwag yung kanyang master bedroom. Pwede ka pong maglagay ng cabinet dito. Napakalaki ng cabinet nila. Okay. And then, ito yung exclusive toilet and bath para dito sa master bedroom. So, yun nga lang, hindi pa siya common toilet and bath. No? So, yung dalawang bedroom, mababa pa sila para lang makapag-CR. So, yan. Okay, actual turnover. Toilet, lavatory, pintuan. Okay, actual turnover. Naka-tiles din siya, pero... half lang talaga. So yan, may mga bintana. Okay. At dito, I think pwede ka pa magpalagay ng balcony. Kapag in-extend mo pa siya dito. Kasi may space pa naman. So yan. Okay. So as usual, may mga available pa po tayo dito. Magkakaroon pa rin tayo ng mga expansion. So yan, ngayon, after nito, pasukin naman po natin yung actual turnover ng inner unit. So yan, ito na po yung actual turnover ng inner unit. So same pa rin, may fence, plain cement po yung car park niya, steel door with grills, and then half na rin yung covered ng parking niya, no? Okay. So as usual, yung lock set niya ay hindi pa po ganito. Ito pa po siya. Okay. So, yan. Mia house model, floor area 54.35, lot area 48. Okay. Pagpasok po ninyo, mapapansin po ninyo na naka tiles na po siya. So, yan. Tiles. Ceiling niya. Actual turnover po ng kanyang CR, shower, and then pintuan going to kitchen area. So plain cement na rin. So yan. Na tayo ngayon sa second floor. So yung hagdan niya same pa rin, kahoy, and then steel hand rails, spinner blocks, first bedroom spinner blocks din, sliding window. Second bedroom, sliding window din. Ceiling. Bilin plugs din. And then ito yung master bedroom. Master bedroom, bilin plugs din. May provision for aircon. Ang bintana niya, medyo mas malaki. Ah, medyo malaki din. Smooth na smooth. Meron ka pang pwede kang dumunga dito.
Kita mo yung car park mo, tsaka yung fence mo. Actual turnover ng CR. Okay. Okay. So as usual, if you like this project, for me, nagustuhan ko siya. Complete talaga siya. You can contact me on my number at the description below. Okay. Please leave a comment kung may mga masasabi ba kayo sa video ko na to. And don't forget to subscribe for more house video. Thank you.